Today is Wednesday at napakaganda ng sikat ng araw. Napatingin ako sa labas, sobrang lamig pa rin. Hindi pa rin natapos ang lamig dito sa New Zealand. Kaya naman pumasok na lang ako at napag-isipan kong magluto ng dinner. Ang lulutuin ko mga pala ngayon ay meat pie o empanada. So ayan yung mga sangkap na gagamitin natin. Unang-unang gagawin natin is yung bread niya, yung dough, empanada dough. Ito nga pala ang sangkap na gagamitin, harina o flour at saka butter. Ihalo mo lang yung butter sa harina at i-squeeze-squeeze mo. Nakalimutin ko pa, maglalagay pala tayo ng asin of course. At ayan, ihalo din natin yung ating olive oil. Gradually lang daw, huwag nating ihalo ng sabay-sabay. At ayan, i-squeeze-squeeze na rin natin. At pagkatapos, ilalagay na natin yung buong buo, yung olive oil. So iubusin na natin yan. So i-squeeze-squeeze lang natin daw guys at hanggang sa mag-crummy yung texture ng bagay na ito. So maghahalo din tayo ng itlog, isang itlog lang naman. Bibiyakin natin of course. Pagkatapos ay i-scramble na natin dito at ayan, ihalo din natin ito sa harina. So ayan na yung itsura pagkatapos mahalo yung itlog. Pagkatapos ay squeeze-squeeze pa rin natin hanggang sa matapos tayo kaka-squeeze nito. Maglalagay din tayo ng tubig, isang litro lang naman. Ay hindi pala isang litro, 7 tablespoon of water daw. So gradually lang din, wag natin ihalo ng sabay-sabay. So hinahinayin lang natin yung paghalo ng tubig para hindi mabigla. So ayan na yung itsura after natin mahalo yung tubig. So ayan, may mukha na siyang empanada dough of course. So ayan, i-mimix na naman natin at ininid na rin kaunti lang naman yung pag-kneading nito. Hindi naman ito tinapay. Pagkatapos ng isang minutong pagbula-bula ay ilalagay ulit natin ito sa ating bowl. Magpapahinga muna ito ng ilang minutes, mga 30 minutes at walang papahinga ito ay maggagawa tayo ng ating filling, yung palaman ng ating empanada. So kailangan natin ng 3 cloves ng garlic. So bawang at pipinuhin natin ito ng maigi hanggang sa mapino-pino. Pagkatapos ay ilalagay natin dito sa kabilang plato. Maghihiwa din tayo ng sibuyas. Kalahati lang, huwag nating masyadong marami kasi alam nyo naman yung mga anak ko hindi masyadong kumakain ng sibuyas. So ayan, pipinuhin din natin ng maigi guys hanggang sa mapino-pino talaga siya. Set aside natin at i-mix natin dyan sa kabilang plato. Magpipil din tayo ng mga patatas at saka karot. Kasama rin ito sa mga ricado sa ating palamansa empanada. So ayan, kailangan natin gawin itong tiny pieces din, square or rectangle, anong gusto mong hugis. Yung recipe nga pala ay napanood ko na naman sa YouTube. Napaka educational talaga tong YouTube. Kapag naupo ka lang nanonood ay magiging isang chef, certified chef ka na. So ayan na guys, mag-square-square na tayo sa ating patatas. Talagang pinakayaw ko kapag nagluluto ako yung pinong-pino yung mga patatas or yung mga carrots na ginagawa. Medyo nagtitake time kasi siya at medyo maraming chiche-buriche. Pero okay lang kasi iyan naman yung nakalagay sa recipe. So ito na, magigisa na tayo at igisa na natin yung sibuyas tsaka bawang. Pagkatapos ay ilalagay din natin yung carrots, yung in-square-square natin na carrots. After niya na ilalagay na natin yung ating 1/2 pound na meat. Ito pala ay pork at saka beef mince. Yan yung ginaling na baka at saka pinaghalong baka at saka baboy. Maglalagay din tayo ng thyme, salt at saka pepper. Maisisiso natin ito. So halo-haloin na natin ng maigi hanggang sa maluto siya. Muntik ko nang makalimutan ang aking patatas. At ayan, ihahalo din at pala natin ito. Pagkatapos ay maghihintay tayo ng ilang minuto hanggang sa mahalo-halo na ito. Maglalagay din ako ng tubig. Isang cup lang ng tubig at saka yung stock cube. Ito yung powder na cube ko, yung beef cubes. At ayan na, ihalo natin, mix-mix lang natin ng maiging hanggang sa maghalo-halo yung mga sangkap. So yung empanada nga pala, hindi lang sa Pilipinas sikat, kahit sa ibang bansa pala, sa Mexico at saka sa South America at saka sa Nigeria, sikat din pala itong empanada. Pero sa Nigeria, tinatawag nila itong meat pie. So ayan ang luto ng ating filling, yung ilalagay natin sa ilalim ng ating empanada. So gagawa na tayo ng empanada guys, at ayan na yung ating dough. So iyan yung empanada dough. Hihiwain ko lang ito at kailangan nating i-divide into pieces yung ating dough.
Pagkatapos ay i-roll natin ito of course para ma-flat yung texture at saka i-perform natin ito na circle. So meron pala ako ditong ball. Ito yung ginamit ko kasi wala naman akong ano pang circle-circle na ibang bagay na for baking. So cheap way lang to, no? Kung wala tayong ibang circle-circle, eh ito na lang yung bowl ang gamitin natin. So ayan, nagagawa na tayo ng empanada. Sisimulan natin, ilalagay na natin yung filling sa empanada dough at maglalagay, ganito pala, no? Tinidor pa lang gagamitin para ma-seal yung empanada. So before, palagi akong bumibili ng empanada sa mga bakery at saka saan ba yun mabibili. At ngayon, alam ko na kung paano gumawa ng empanada. First time kong gumawa to at parang successful ata yung paggawa natin. Madali lang pala gumawa ng empanada, manood ka lang sa YouTube at makakakita ka na ng mga secret recipe. So gumawa pala ako ng maliliit, no, kasi yung mga anak ko mahilig sila sa mga maliliit na mga pagkain. So ayan, tapos na at mag-egg wash of course tayo. Lalagay natin ng egg wash yung topping ng empanada at ilalagay natin sa oven. 30 minutes, 175 degrees Celsius. So while naghihintay ako maluto ang aking empanada, ay nagre-ready na rin akong gumawa ng salad. So kailangan natin ng sides, no? Meron nga pala ako ditong lettuce, iceberg, hihiwain ko lang. At pagkatapos meron din tayong cucumber. Ang mahal-mahal na ng cucumber dito sa New Zealand. Meron din tayong kamatis, mahal din. Mag-regrate din ako ng carrots. Yung carrots okay lang, medyo mura yung carrots dito sa New Zealand kasi season siya pag winter. So yan, ilalagay natin sa bowl yung ating lettuce at pagkatapos ay yung ating kamatis. Of course, ilalagay din natin ating cucumber at saka yung ating grated na carrots. Maglalagay din tayo ng olive oil at saka asin. So hindi na ako naglagay ng salad dressing kasi yung mga anak ko hindi sila mahilig sa salad dressing at ayaw na ayaw nila yung mga dressing. So after 30 minutes, ayan, lutong-luto ng ating empanada. Ooh, delicious. There's something in there. Wow. Size, BF, it's hot. We're gonna have to wait until it cool down a bit. Which the soy sauce got out now? Tomato sauce, yeah. Tomato sauce for the kids. It's hot. Tomato sauce. It's like sausage roll. Wait. Just wait. Hot. Mama. Yes, it's hot. You just pick them up, bite the end off, and eat them like this. That's how you eat them. See? You blow on them. No, it's hot. Yeah, you blow on them. A good girl, Georgia's eating. Blow, Georgia. Hmm? Blow, good girl. Mm. Yummy? Say yummy for mommy. And me. Look, you see that? Oh, wow. Why daddy got big one? So, ayan na for tonight's dinner. Wala tayong rice ngayon. And we have here empanada. Baka muna na. Ako. We have here salad. Salad bahano. Banana with salad. Paya, tomato, and a tanga mixing. So let's start eating now our empanada based with sauce. See, double dance. Empanada natin, guys. First time po magluto. This is my first time making empanada and hot sauce. The dough is alright. It's hot sauce. Done. Perfect dough. Hmm? Flaky. I want a little bit. Mom! Mom, son, daddy give me my hot sauce. Why did you give him hot sauce, Dad? He wanted a little bit to try. Yeah. Mmm. Mommy! Delicious empanada, you like it? I can't get it, it's so hot! Do you want to get a hot sauce? No! Delicious! Salad, no? How would you? Pero may green tayo. Empanada mukbang, guys! Sarapan na natin pagkain. Mm.
It's from either. The oven. No, so it's spiciness. Very hot. Ayan it's naman, oh. Are you afraid, sweetheart? No, what's going for me? Naman ang ipanada natin. Can I get some more sauce? Blow natin para sauce lang. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!